Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikatlo sa buwan ng Mayo taong 2011. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita. Vice Governor Hermelito Dolor, inatasa ni Governor Alfonso Umali Jr. na maging acting governor epektibo a-uno ng Mayo. COMELEC registration bukas na ngayong araw. Sayawitan at pagkakaloob ng scholarship grants, tampok sa selebrasyon ng 36 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Calcedeco. At sa detalye ng ating mga balita, sa ilalim ng temang kasalo ang kapamilya sa isang hapag ng salita at Eukaristiya, ipinagdiwang ng mga deboto ng Divine Mercy ang kapistahan nito, kung saan iba't ibang maaktibidad ang inihanda sa mismong araw ng kapistahan, kabilang ng Pluvial Procession, ganap na alas 8 ng umaga. Pinangunahan naman ni Apostolic Vicariate of Calapan, Bishop Warlito Kahanding, ang banal na misa sa Divine Mercy Chaplaincy na dinaluhan ng mga mananampalatayang Katoliko mula sa mga pamayan ng nasasakop ng nasabing simbahan. Sinunda naman ito ng putong parangal sa Divine Mercy Solemn Procession, ang huling bahagi ng selebrasyon na pinangunahan ni Reverend Father Vic Uy, ang chaplain ng Divine Mercy Chaplaincy, kung saan inilibot ang imahe ng Divine Mercy sa pag-agapay pa rin ng mga deboto nito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Rekindle the romance at Veraren Hills. Experience a romantic ambiance perfect for the entire family and couples looking for a more private hideaway. Step into a world of relaxation where every site captures a unique experience. From our pollution-free location to our breathtaking view of the woods and our serene view of the city from the top of the hill. A perfect venue for wedding and parties, boasting of its spacious and grandest hall. The Woodland Pavilion can seat 300 people. Try the mouth-watering cuisine and thirst-quenching cocktail drinks at our very own Surveyor's Bar and Cafe. Relax in our air-conditioned rooms that will surely inspire your romantic expression. And then step outside to cool down in the calm water of premium swimming pool. Veraren Hills, located at Lumangbayan, Calapan City. Contact us at 288-2429. Enter our land of love. Magkabahay sa pamahay, Barsenaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees, offers townhouse and duplex units at 395,000 pesos price package, 3,000 pesos reservation, 2,400 pesos monthly through Pag-ibig. Wide landscape entrance, guardhouse, perimeter fence, commercial area, parks and playground, big water tanks, cemented roads, electric supply with concrete post, with nearby commercial area. Magkabahay sa pamahay, Barsenaga Nauhan. Model units available for viewing. Pamahay project owner, Westchester Realty Corporation. Marketing manager, RGV Real Estate Center Incorporated. 286-7526 or 286-7567. Or log on to www.rgvcenter.com.
Welcome to Generica! Maintenance namin? Dito binibili. Sigurado ako sa quality. Maintained ang visa. Naka-aircon eh. Pwede ka pa magtanong sa pharmacist. Alaga kami! Tiwala ako sa Generica. I want my mating back. Let's go. Apat na araw matapos ang naging grand opening ng bagong ospital ng Lalawigan, nitong nakarang 29 ng Abril, sa kasalukuyan halos na ilipat na ang lahat ng mga pasyente mula sa dating Oriental Mindoro Provincial Hospital sa New OMPH. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang pagsasaayos sa makabagong ospital, kung saan ay na rin kay OMPH Chief of Hospital at Provincial Health Officer 1 Dr. George Palomaria. Nitong mga nagdaang araw nang dumagsa ang mga tao at pasyente dito kung saan nakita nila ang mga pangangailangan pa ng ospital at mga kinakailangan pang pasilidad para na rin sa maayos na operasyon dito. Ilan lamang sa mga nakita nilang suliranin ay ang rerouting ng mga pasyente at tao kung saan dahilan na rin sa maraming exit o pintuan ang ospital ay nahihirapan umanong kontrolin ang pagpasok ng mga ito higit kung gabi. Supply sa ospital, ilan pang kaayusan sa mangyan ward, laundry area, at maging ang basura, linya ng tubig at ang nakikita nilang malaking konsumo sa kuryente na kanilang kasalukuyang minomonitor at kinokontrol sa pamamagitan ng pagbabawas ng konsumo nito. Sa kabila nito, bagamat aminado ang nabanggit na doktor, na isinasaayos pa nila at nag-a-adjust pa ang lahat sa naging paglipat nila sa New Oriental Mindoro Provincial Hospital. Sa kabuuan ay nasa maayos naman ang operasyon sa loob ng makabagong ospital. Nung inauguration, yung mga problems hindi yan mawawala, part and parcel ng buhay yan. Diba? Although nalilesen na namin yung mga problems, ang natitiro na lang yung mga maliliit na problema at tulad halimbawa ng bilang ng mga facilities like tables, like chairs na mag-accommodate dun sa bilang ng pasyente. Other services, halimbawa yung sa aming homies, medyo may problema sila tungkol dun sa room assignment nila tungkol sa ventilation. Pero ginawa na namin ng immediate na solution para lang sa ganun yung mga tao naman namin is maging comfortable sa kanilang kalagayan. Sa mga doctors naman, number of personnels ang kulang. Hindi doktor, ha, kundi yung personnel na required sa isang departamento. So, present naman, smooth sailing pa naman yung aming mga takbo ng mga pasyente. Sa kaugnay na balita, sa kabila naman ng kakulangan at ilang mga suliranin ng makabagong panlalawigang ospital, ipinahayag naman ni Provincial Health Officer 1 Dr. George Palomaria na dahilan sa limang gusali ang nakapaloob sa bagong ospital. Binago na nilang sistema dito kung saan kasalukuyang ipinapatupad ang unit-based management. Di tulad ng sistema sa dating OMPH na isa o dalawa lamang ang nangangasiwa. Bawat departamento dito ay binigyan ng otoridad na mamahala sa kanilang nasasakupan upang silang tumutok sa mga pangangailangan ng kanilang departamento. Dagdag pa ni PHO 1 Dr. Palomaria, bagamat bago na at mas pinalaki ang ospital, nasa ilalim pa rin sila ng kategoryang level 2 bilang isang ospital kung kaya't nananatili pa rin provincial hospital ito. Actually, mula doon sa aming pinanggalingan na provincial hospital, kami ay provincial hospital pa rin ang kategory kasi level 2. Although may pangalan isang medical center, hindi pa namin siya pwedeng gamitin until such time na maaprobahan yung aming economic enterprise. So kami nasa level pa rin ng medical center pero level 2, kaya Oriental Mindoro Provincial Hospital pa rin yung ginagamit namin. Iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. We'll be right back.
to Monte de Oro Homes. Huntsville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for an ideal family living. Enjoy life to the fullest. Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. Home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. For inquiries and reservation, visit our office at 2nd floor Zuzara Building, JP Rizal Street, corner Bonifacio Drive, Calapan City, in front of Holy Infant Academy. You may also call telephone number 043-288-1669, 0908-491-2682, and 0922-723-165. You may also visit consovillerealty.multiply.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglalayong magkaroon ng maayos, kumpleto at updated na list of voters sa pamamagitan ng makabagong sistema o proseso ng pagpapatala ang biometrics technology, bagamat matagal pang susunod na eleksyon, bilang preparasyon na rin sa darating na 2013 national and local election. Formal nang binuksan ngayong araw, 3 Mayo, ang national registration sa COMELEC para sa mga nais na magpatala bilang lehitimong botante ng bansa. Sa unang araw ng muling pagbubukas ng registration, mapapansin na marami na rin ang nagtungo sa tanggapan ng City COMELEC upang magpatala. Gayun din ayusin ang kanilang dokumento gaya ng pagpapalipat ng tirahan at pagpapalit ng status. Ay naman kay City COMELEC Election Officer Sonia Dinglasan, gaya ng dati lahat ng edad 18 taong gulang pataas at mga deactivated na nais na magpa-activate upang maging botante. Gayun din ang mga hindi pa suma sa ilalim sa makabagong sistema ay pinapayagan nilang magparehistro. So, kayo po, lalong-lalo ng mga taga-Kalapan na hindi nakapagpatala o hindi nakakapagparehistro, hindi nakakaboto, tinatawagan po namin kayo. Simula po sa araw na ito, wag na po nating hintayin yung mga deadlines para po hindi tayo magkagulo o magsiksikan sa aming opisina. Bukas po kami mula Lunes hanggang Sabado, 8 to 5. Kaya po, yung mga nawawala ang record, yung mga hindi pa nakakaboto, kayo po ay inaanyayahan namin, bukas po ang aming opisina para sa inyo. Tulad naman ng dati, kinakailangang magdala ng birth certificate, school records at valid ID ang mga nais magpatala bilang mga pangunahing rekisitos. Sa uli, mensahe naman ng nabanggit na opisyal sa lahat na agahan na ang pagpaparehistro upang hindi naabutin pa ng pagsisiksikan sa mga darating pang panahon sa itinakdang deadline ng pagpapatala sa 31 ng buwan ng Oktubre taong 2012. Sa ibang balita, epektibo nitong auno ng Mayo taong kasalukuyan,
inatasan ni Governor Alfonso Umali Jr. si Vice Governor Humerlito Dolor na pansamantalang maging ama ng lalawigan, kasabay ng pagtungo ng una sa ibang bansa, kung saan sa regular na flag raising ceremony ng mga kawaniin ng pamalang lalawigan, kahapon ados ng Mayo, formal nang inendorso ni Provincial Administrator Angel Saulong ang Vice Gobernador bilang Acting Governor. Ayon kay Acting Governor Dolor, tatlong mahahalagang bagay ang dahilan ng paglisan ng gobernador. Ngunit nilinaw niya na wala itong kinalaman sa suspension order na inilabas umano ng Korte Suprema laban sa punong lalawigan. Si Vice Governor Dolor po ay tinalaga na Acting Governor ng lalawigan simula po kahapon, Mayo 1, 2021. Sa pagkatan natin pong punong lalawigan, Governor Boy Umali ay nagpasyang pumunta ng Amerika dahil siya po ay magsasalita sa Association ng Oriental Mindoreños. Meron po siyang invitation. At the same time, the governor is going to do other trips. Ano, mag-iikot po siya at bibisita sa iba't ibang lugar doon. O kung tingnan yung mga best practices na pwedeng i-implement dito sa lalawigan ng Silangang Mindoro. Ganon din po, nakalagay naman po sa special order na kanyang binigay kay Vice Gov na sa kanyang paglisan for a while ay magkakaroon din po siya ng several follow-up sa mga major infra projects para sa ating lalawigan. Si Governor Boy Umali po, for the record, ay hindi inisyuhan ng suspension order ngayon ng Sandigan Bayan. So as far as the provincial government is concerned and as far as I am concerned, wala po kaming natatanggap na suspension order, and ang pag-alis po niya tulad ng sinabi ko kanina ay may tatlong purposes, not because he is suspended. Anya pa, sa mga panahon ng pansamantalang pamamahala sa probinsya, nagbilin si Governor Umali na tapusin ang final draft ng Organizational Improvement Plan ng Pamalang Lalawigan, kung saan nakasalalay ang pag-aproba ng Citizens Charter bilang pagsunod sa Anti-Red Tape Act, gayon din ang pag-aproba ng Administrative Code ng Provincial Government. Ito po yung bilin ni Governor Boy Umali sa atin, tapusin at i-finalize yung Organizational Improvement Plan ng Pamahalaang Panlalawigan, sapagkat dito nakasalalay ang pag-approve ng Pamahalaang Panlalawigan ng Citizens Charter bilang pagtalima doon sa Anti-Red Tape Act. At ganoon din po, dito nakasalalay yung pag-approve ng Administrative Code ng Pamahalaang Panlalawigan. Ikalawa, nagkaroon po ng bagong memorandum order si Governor Boy Umali sa lahat ng departamento ng Pamahalaang Panlalawigan na sa halip na katulad ng dati yung budgeting process na kung saan ang mga departments ay basta na lang pag may increase ng IRA, eh may increase automatic ng budget. Ngayon po ay hindi. I-exercise po natin effective by January 2012 yung zero-based budgeting. Samantala, agad din naman niyang pinulong ang mga department heads, kung saan sinabi ni Acting Governor Dolor na umaasaan niya siya na sa pamamagitan nito, mas makikita ng PGOM employees na kasangga siya ng mga ito at magtatrabahoan niya sila bilang iisang buong grupo na may matibay at magandang samahan. Bunsod naman ito, Acting Vice Governor sa kasalukuyan, si First Board Member Ramil Dimapilis. Tampok ang iba pa ang mga balita sa aming pagbabalik. Welcome to Generica! Maintenance namin, dito binibili. Sigurado ako sa quality. Maintained ang visa. Naka-aircon eh. Pwede ka pa magtanong sa pharmacist. Alaga kami. Tiwala ako sa Generica. Move up to the new city, Neo Calabat, a premier residential commercial complex. First class, convenient, and affordable. Neo Calapan Easy Price Package for housing units at Naira Village, Molave Village, Acacia Village. Neo Calapan has low monthly amortization of 2,700 to 4,900 pesos. Available through Pag-ibig, other financing through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Neo Calapan is walking distance to Neo Calapan Mall. Now construction in full swing. Site of Robinson's major anchored stores, two cinemas with 150 seating capacity, amusement park and arcade, among others. The clubhouse with swimming pool, badminton, basketball and tennis courts. The regional government center, man-made waterfalls, IT Technopark, children's play area and more. Move up to Neo Calapan now. Call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated,
286-7527 or 286-7567. Owner developer, Neo Calapan Realty Corporation. Model units for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Alam mo, hindi tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Kaugnay pa rin ang pagdiriwang ng 36 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Calapan Labor Service Development Cooperative na may temang Unity for Progress. Humigit kumulang sa 75 anak ng mga kasapi ng Calcedeco ang nakatanggap ng scholarship sa mismong araw ng selebrasyon. Auno ng Mayo na ginanap sa DWCC Centennial Covered Court sa Barangay Tibag, Lungsod ng Calapan. Bago ang aktibidad, isang motorcade ang isinagawa na sinundan ng banal na misa sa pangunahan ni DWCC President Reverend Father Anthony Ibarra Fabella SBD. Nakiisa naman sa gawain sina Cooperative Development Authority Regional Director Felipe Derry, Assistant Regional Director Elias Laveres, Provincial Cooperative Specialist Engineer Dante Hernandez, at ilang mga opisyales ng lokal na pamahalaan sa pangunahan ni na Vice Governor Hermelito Dolor na nagbigay ng 17 slot ng scholarship sa ilalim ng programa ng TESDA, at City Mayor Doy Lechon na sinagot naman ang 30 mga scholars na mag-aaral sa City College of Calapan. Maging ang pamunuan ng Calcedeco ay nagbigay rin ng scholarships bilang bahagi pa rin ng kanilang pagdiriwang, kung saan 18 mga mag-aaral mula sa elementary level ang pinagkalooban ng tig 5,000 piso, 8 sa high school level na tig sa 10,000 piso, at 4 sa college level na may 25,000 piso bawat isa. Samantala, pinarangalan din ng kooperatiba ang mga pioneers nito, gayon din ang kanilang mga outstanding members. Inabangan naman ng lahat ang sayawitan, tagisan ng sayaw, awit at talento, kung saan mula sa 4 na clusters na naglaban-laban, nagwagi ang Cluster 2 na binubuo ng mga kasapi mula sa lungsod ng Calapan at mga bayan ng Baco, San Teodoro at Puerto Galera, at tumanggap sila ng 20,000 pisong premyo at sertipiko. Special thanks to Bucage Salon for Men and Women located at Ramirez Street, San Vicente Central with telephone number 288-4279. Owned by Captain Andy and Mrs. Lucy Basilan. And thanks to Ronald Sison for my hair and makeup, as well as to Jerome Rabida, Chris Moreno, Amy Tanyala, Marianne Abbas, and KL Guerrero. Visit also Bucage Salon for Men and Women branch at 2nd floor, Calapan City Public Market. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Maaari ring mag-log on sa www.tamarovision.net, ang official website ng Tamarow Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.